Presensya mo, God, yung kagalaman mula sa Lord, yung mga puso namin na naghihandang ulit para sa mga salita ibababa sa araw ng ito, Lord. Lord, maraming salamat sa mga pinakata sa mga pinakata sa mga pinakata sa mga pinakata. Pukas po tayo sa tandang tumanggap ng bayit. Kailangan po sa ating pagkasalan, marunong po tayo tumanggap ng ito sa balita sa itan, marunong nga po tayo dapat tumanggap ng bayit. Marunong po dapat tayo magpaturo. Ano kailangan natin po yung pagiging teachable heart natin? Ano lang natin sa pagiging Kristiyano? Ano po? Kasi po, ay marami po kasing ano, kumbaga, kahit na Kristiyano na, ano, hindi marunong magpaturo po ba? Na pagka nandun na siya sa part na matagal na siya, or madami na siyang nalalaman na hindi ayaw na magpaturo. Feeling niya, laging siya lang yung tama. Ano, and minsan sa atin, sa pagiging Kristiyano natin, o sa ating katulad ng nangyari sa atin, ano, pero sa ating kasi dito, ay, minsan, yun yung nagiging source eh, sa pagkakasiraan, yung palaging tama ba? Minsan, yun yung feeling na bakit may sabihin ka sa kanila, ayaw nilang maniwala sa'yo. Kasi, nandun na rin sila sa part ng mataas ng pagkakatayo nila eh. Ayaw na nilang makinig. Kumbaga, tapos, ang mangyayari dyan, siyempre dahil yun yung ang nararamdaman nila, nagkakaroon din yung siraan. Kaya ang nangyayari natin kasi, nandun yung pride eh. Ano, ayaw magpaturo. Ayaw magpaturo sa, ano, sa kapwa leader niya. Ayaw makinig. Ayaw mag, alam mo yun, ayaw niyang sumagap pa ng iba pang kaalaman. Yung bang nandun na yung punto na, porque yun yung nalalaman niya, mas marami siyang nalalaman, ay siya na lagi ang tama. Mas marami siyang nalalaman eh. Ano po? And nandun yung, hindi na siya nakikinig, ano? Pero, hindi lahat ng decision natin tama eh. Ano? Lalo na pag lahat tayo nandito, leaders na, lahat tayo, Kristiyano na. Hindi isa lahat ng, anong baga sa atin? Alam ng Lord, minsan di ba, alam natin nakagawa tayo, kasalanan, minsan nagkakasala tayo. And nandun yung part na hindi lahat ng decision natin nagiging tama. Ano po? And doon tayo tinuturuan ng Lord na kailangan, marunong tayo makinig sa mga taong lalo sa kabatiran natin. Kasi minsan, dahil nga sobrang dami natin kalaban, parang feeling na natin tayo na lang yung sinasama na banal na espiritu. Pag ganun, yung mga kasama ba natin, hindi rin siya sinasamahan ng Lord. Siyempre, lahat tayo nandito talagang sasamahan ng Lord eh. Lalo tayo mga nagtitiwala sa Kanya, nagtitiwala sa yung mga gawa para sa Kanya. Ano na kailangan, doon din yung marunong kang makinig sa mga nagtuturo sa Kanya. Kasi yun yung pinakamahalaga kasi ang nagpapaturo, ano yung kumbaga nagpapaturo at nagtuturo sa isa't isa, ay nagsasama ng masaya. Ano, nakakapagpatagal din ng pagsasama. Di ba, pag alam mo yung problema mo, nasasabi mo sa kanya, yung problema niya sasabi sa'yo. Kaya naandun yung tiwala na, ano mo yun, kapag pinagsabihan kanya, tinuro mo kanya na ganito yung gagawin mo. Ano ba yun, ang tagal na magkasama ng ganun, hanggang sa tumanda na kayo. Ano, kasi alam mo na, nakita mo yung taong pagkakatiwalaan mo. Kaya kailangan, lagi tayo magturuan para sa ikaaganda ng temple natin. Ikaaganda ng church, ikaayos ng church. Ano, hindi doon sa ikababagsak ng ating church. Ano ba? Hindi yung pinagawa yung kapatid mo, siyempre, leader ka na, kakausapin mo, tapos isiraan mo pa yung kapwa mong leader. So, mali. Kailangan, lagi mong isipin, paano nyo maayos. Ano, kasi tayo nakakaunawa. Pag tayo nakakaunawa, hindi naunawa na isang bagay nagkakaroon ng dinadala sa buhay, pinagdadaanan, kailangan sila maunawaan. Kasi, hindi naman nila maunawaan yung sarili nila, di ba natin sila unawain? Ano, doon sa part na pinagdadaanan nila, hindi nila alam kung ano, paano nila natuturuan yung sarili nila, di ba natin sila tuturuan? So, kapag ganda na siya sa part na ipababagsak niya, babagsak pa ba natin siya? Kaya natin tandaan na nandun dapat yung pagtitiwala. Nandun din dapat yung pagtitiwala natin sa kapwa natin. Nakakamali, ano, minsan natatapa, pero natin yung pagtitiwala. Yes, kasi napakalaga ng pagtitiwala. Alam natin sa saan, di ba meron sa saan natin sa magdamag titiwala sa may hangganan ng buhay. So, depende naman yun. Ano yung, kasi minsan, umaasa na lang tayo sa kapwa natin. Ano, yun yung part na yun. Pero dito, sabi dito, ang pagtitiwala ay, lagi yung tatanda na ano, ang pagtitiwala ay ano, mahalaga. Ano, kasi, hindi naman masama magtiwala eh. Hindi masama magtiwala sa tinuturuan mo. At hindi rin masamang magtiwala sa nagtuturo sa atin. Hindi parehas lang kailangan gawin. Ano, naandun yung pagtitiwala sa isa't isa. Kasi minsan, parang ano lang yan eh, na ano ko, yung parang sa pagdidesign namin.
ano kasi dahil hindi natin alam yung kakayahan ng bawat isa, shit, na kaya niya lang, hindi niya kaya gawin to. Alalaan, hindi porque nagawa mo ang isang bagay, ay hindi na niya kaya gawin. Kasi sa pag-design namin, kasi sa base ng design namin, meron doon mga layer, doon nakatagay yung mga image na gagawin. Di ba, Ron? Alam mo yun, nilalagay sa gilid. And ang pinakamakikita mo lang doon, yung pinaka-actual, doon yung pinakamalaki na ginagawa mo. Ano? Kumbaga, alalaan ako, natapos ko yung gusto kong gawin na design. Ano? Natapos ko, maganda, ano, and syempre, kapag ganun yung pakiramdam mo, parang feeling mo talaga ang galing mo na. Kasi ikaw yung nakatapos eh. Ano? Kumbaga, ako yung nakagawa. Ano? Pero syempre, ang makikita doon ng mga taong hindi alam yung pinagmulan mo, ang makikita doon, yung natapos mo na. Yung magandang design na nagawa mo na. Pero hindi nila makikita yung layer. Paano pala isang picture lang yun? Isang image lang yung nilagay ko, or dalawang image lang. Ano? Kumbaga. Pero yung isang tao na punong-puno yung layer niya, na andun yung pinaka-actual na design niya, pero hindi niya natapos. Ano? Pero ang lalabas kasi dyan para ba sa atin, kung ano yung pinapakita natin gawin, para feeling natin, tayo na lang lagi yung tama. Ano? Dahil nga hindi natatapos ng isa nating kapatid, yung kaya niyang gawin, ay parang masasabi natin na wala na siyang ginagawa or mali na siya. Kasi hindi niya natapos, pero hindi natin alam na sa loob-loob niya, nandun pala sa loob yung pinakamaganda niyang disenyo. Hindi lang niya napakita. Ano? Pero kailangan niya ng guide. Kumbaga, kailangan natin siyang turuan or kailangan mo siyang tanungin. Ano? Kung ano yung nangyari. Para malaman, ay ito pala yung nasa loob na, para mailabas, kumbaga sa atin, matulungan natin, or maturuan natin siya na mailabas yung gusto niyang gawin. Lalo-lalo na paglalo na para sa Panginoon. Ano? Nag-inis mo ba yung sinasabi ko? Ano? Kaya sabi ko nga dito, kasi, di ba tayo, sabi ko dito, pag tiwala kasi ay hindi isa. Ano? Pag tiwala ka palagi, kasi ang Diyos, laging may tiwala sa atin na kaya natin gawin yung isang bagay na yun. Ano? Kaya lagi natin, di ba minsan, lagi natin sinasabi na, sinira niya yung tiwala mo, parang hirap na ibalik. Di ba ganun po tayo, pagka talaga sa tatay, ang hirap na ibalik yung tiwala. Kahit turuan natin yan ng turuan. Ano? Kahit turuan tayo ng turuan, kapag ka, parang sira yung paningin natin sa leader natin, ayaw natin maniwala, ayaw natin makinig. Kasi may nakikita yung butas. Ayaw natin magtiwala sa sinasabi niya. Ano? Pero hindi ganun, ano? Sabi na, kaya mo sasabihin na nasira yung tiwala mo. Ano? Na ang hirap na ibalik. Ano? Tandaan nyo guys, kasi sabi ko nga, bakit ganun kung kaya Christian, lalo tayo lalo nagkakaroon yung matinding ngaroon ka ng pride, kasi marami nalalaman mo. Parang lalo kang imbis na yung puso mo ay palambot, minsan parang patigas. Ano po? Pero sabi ko nga dito, ay ano, bilang Christian, ano, kumbaga kung nakikita, dinadala kasi ng Diyos dito ay puro wasak. Ano? Walang dinala dito na, hindi dinadala ng Lord dito na, yan ang galing, sobrang perfect. Walang dinadala ng ganun ng Lord dito. Lahat tayo dinala, lahat tayo wasak. Ano? Pero dahil nga sa grace niya, sa pagmamahal niya sa atin, binuo niya tayo. At patuloy niya tayong tinuturuan, at patuloy niya tayong binubuo. Ano po? Kaya sabi nga, kaya bilang tayo sa dumating tayo sa punto na ganito na tayo, naging leader na tayo, naging chairman na tayo, ano, dapat ganun din pala tayo sa mga taong napupunta dito. Ano, minsan kasi pag nakita natin ang tao ay wasak, ayaw natin lapitan niya, ayaw natin turuan niya. Kasi wasak eh. Pero di natin nakita yung sarili natin na tayo nga rin pala dinala ng Lord dito ay wasak. Ano, at hanggang ngayon ay tinuturuan pa. Ano, at hanggang ngayon ay nagpapaturo pa rin. Ano ba? Pero, kaya kailangan na ang Lord, ang gusto ng Lord ngayon na gawin natin ay yung mga taong dinadala rin dito wasak, kailangan natin silang buuin. Tayo yung gusto niyang gamitin na buuin natin itong mga taong to. Ano? Para sa pase. Ano? Na kailangan mabuo. Na kailangan matuto. Ano po? Sa atin na kapag kami suggestion tayo, na parang kaagad na sa gawain ng Lord, kailangan natin yung tagawin. Or punawain na, alam mo yun, magbigay tayo ng isang chance na gawin nila isang bagay na yun. Pagka hindi naging ayos, hindi. Huwag nilang natin ulitin. Panibago ulit. Kumbaga, ang gusto ay marating dito ay minsan ano, meron tayong kakayanan na nasa loob-loob lang natin na gusto natin ituro sa bawat isa. Ano? Hindi lang natin mailabas. Minsan, syempre, ano ay, baka parang ako kung mali ako. Kailangan lang natin, hindi lang natin alabas. Minsan kasi nagiging dahilan natin yung mas mataas sa atin, yung leader natin. Alam mo yun, may kaya kang gawin. May gusto kang gawin. Pero yung gusto mong gawin na yun, na para ituro sa kanila or gusto mong ilabas, ay hindi mangyayari kasi kailangan magsabi sa leader mo. Kaso ang tanong, nangyayari kasi ito eh. Yung leader mo hindi kaya gawin yung gagawin mo. Kaya ang mangyayari, hindi aprobahan yung leader mo yung gagawin mo. Saka mo na lang yan gawin. Kasi hindi kaya gawin ni leader eh. Pero ikaw yung nakakagawa. Sino na experience ng gano'n? Ako, kaya lang naka-experience ng gano'n. Siyempre sa ministry namin, ano, may gusto siyang gawin, ikagaganda, pero sabihin, huwag mo na gawin. Saka mo na lang gawin. Ano? Pero kailangan, sabi ko, kailangan na kilala mo ang isang tao eh. Kung ano siya eh. Kasi doon mo siya mag-gets yung gusto niyang gawin. Or doon yung pagkilala mo isang tao, doon mo mauunawaan kung ano yung ituturo niya. Kasi kilala mo siya eh. Yan nga, na kailangan open tayo sa lahat ng bagay pagdating dito. Kasi syempre, leader naman tayo eh, bakit pa tayo magdadamot? Bakit pa na ba tayo magbubulag-bulagan na kung ang gagawin niya para sa Panginoon, eh bakit pa natin sila pipigilan?
Kaya napakalaga na, sabi nga dito, hindi laging gusto mo ang masusunod. Dahil magkakaiba tayo ng kakayanan. Ano ba? Laging magkaiba ng kakayanan. Kailangan, yung binigay sa ating kakayanan ng Lord, yung tinuro sa atin na magawa ng Lord. Kung pagsasamay, bakit hindi natin pagsamasamay? Hindi naman, magkabata lang sa isang karera ng buhay, bakit hindi natin pagsamasamay? Yung kakayanan natin. Yung kaya mo, pwede mong ituro sa amin. Yung kaya ko, pwede kong ituro sa inyo. Pero sa church, ano yung, eh parang ganda lang magyayari sa church nun. Ang ganda ng impact nun. Kasi, nag-share kayo ng lahat ng kaya nyong gawin eh. Nagtuturo kayo ng, nagtuturoan ng bawat isa kung ano yung makaganda para sa gawain. Ano ba? Kaya, ano, katulad ng ginawa ng Lord eh. Ano po ba? Yung mga tinuruan niya. Para matuto tayo. Yung doon parang sa ginawa niyang lang, yung kumbaga, doon sa panalakad ng Jesus Christ. Kaya natin sobrang tindi. Kasi alam niya yung tama dun eh. Alam niya yung tama niyang gagawin. Alam niya na pagdating ng panahon, hindi man niya maituro sa mga iba, sa mga darating na henerasyon niya, no, siya ipapakulo sa kanya. Hindi man niya ma, kumbaga hindi man niya mismo siya mismo yung makapagturo. Kung pwede nga lang bang ganyan, boy, parang si Jesus Christ ay tuturuan niya, eh. Di ba? Pero dahil nga sinundan niya nilalakaran niya eh, yung proseso ng buhay niya. Yun yung nilalakaran niya, yung proseso ng buhay niya. Kasi alam niya pagdating ng panahon, maraming taong meron siyang kahit na mawala siya dito sa mundo, meron siyang mga taong matuturuan pa din. Kaya nandiyan yung Bible. Ano, parang kumbaga meron siyang iniwan na para hanggang ngayon natututo pa rin tayo. Hanggang ngayon natuturuan pa rin tayo. Meron siyang mga ginagamit na tao na nandiyan para turuan tayo. Pero kumbaga na kailangan na mas nandoon yung nandoon pa rin tayo sa presensya ng Diyos. Pero nga ng Lord eh, ganoon siya katapang doon. Alam niya yung tama yung lalakaran niya kahit yung buhay yung kapalit, dumiretso pa rin siya. Kasi nasa proseso, alam niya yung proseso ng buhay niya eh. Na kailangan niyang lakaran. So ganoon din tayo kasi alam niya maraming tao doon sa gagawin niya, alam niya merong maraming tao pero matututunan, maraming taong matututo. Nililigtas. Ano, gagawin niyang yun. Kaya kung bakit sobrang kilala si Jesus Christ. Pero kung tayo biro sa kung ganun din tayo na ganito dapat ang gawin mo, sinasabi niya kung ano yung dapat ang gawin. Kung baga tinuturo talaga mismo yung dapat gawin, hindi naman niya yung shortcut. Talaga dinadirect niya na ganito dapat ang gawin. Parang hindi niya naliligo-ligo pa. Diretso na lang sinasabi agad kung ano yung mga kailangan gawin natin. Hindi na tayo ano, lalagyan ng palaisipan ba? Bakit ko ito gagawin? Kaya kung bakit naiintindihan natin yung Bible, yung mga sinasabi niya, pagka-unawain mo, sobrang diretso lang nag-isip mo pagka binasa mo siya. Ganun yung ginawa ng Lord, kaya sobrang galing sa cross to. Lahat ngayon, tayo mga nakilala, naunawaan natin. Nandito pa natin matuto, mas gusto, tas gusto talaga natin na yung mga ibababaan yung presence sa atin, ay yung mga revelation sa atin, talagang gusto rin talaga nating may hayag sa iba. Ano? Kaya grabe yung impact na ginawa ng Lord. Yung impact natin, naalala ko, pinapanood kasi ako sa mga sa church, yung mga tinuturuan natin, alam natin kung paano yung word na ibababa natin sa kanila. Or ano ang kailangan na magiging pakiramdam nila dito sa church. Paano yung matututunan nila dito sa church. Kasi sa aking nakikita-kita atin dito sa church, ano? Napanood ko kasi kailangan yung impact ng church natin, kung gaano kalakas yung impact natin sa loob dito sa church, ano? Ganun din kalakas yung impact sa labas. Nagigit po kayo mo. Kasi minsan, di ba, pagpunta sila sa dito sa church, nandun lang yung impact eh. Pagpasok agad nila, oh, grabe agad yung presence, ano? So words of God, solid, talagang saya nila. And nandun talaga na, ano mo yun, talagang may matututunan sila. Kung kailangan yung magiging impact sa labas, kasi sabi ko, ayun doon lang sa aking pag-check-check lang sa mga nangyayari, ano. Minsan, ano ba yun, what if kung kailangan mayroong impact yung pangalan sa pag sinabing church or J-A-1 dito sa Mauban, what if kung kailangan ay dapat may impact din sa labas? Sino nakakagets yung punto? Kasi, kung magigets nyo, iba po yung iba yung impact ng J-A-1 dito sa Mauban. Which minsan talagang hindi talaga good. Pag sinabi nilang J-A-1, sisipa ka doon sa mga ano, huwag ka doon, mga natutong ba yung tao doon? Parang, alam mo yun, sa aking mga magulang, di ba nagagalit sila kasi yung mga anak nila nagkakaganon. So yung nagiging impact sa labas is, sa paningin ng labas is mali. Kumbaga, parang masama. Ano, kung bakit minsan sabi ko, kailangan pala maingatan namin yun. Bagamat maganda yung nangyayari dito sa atin sa loob, kailangan maganda rin yung impact sa labas. Ano, maganda yung tinuturo natin dito. Kumbaga, kung tutusin talaga, sobrang ganda naman talaga. Maraming soul na, ano, maraming soul na liligtas. Ano, pay attention sa J1, sabihin ganun. Oo, oh, grabe doon. Grabe ang mga pagmamahalan ng mga tao doon. Tingin nila sa atin. Okay, grabe yung sayo doon sa J1, tara. Both lang yung impact sa loob at sa labas. Ano, kasi noon pa lang, eh, parang iba na talaga sa labas talaga. Iba na paningin nila pag J1, eh. Eh, maganda. Ano? Kasi, meron siya talaga mga leader dito na magtuturo sa kanila. Sa mga darating dito. Di ba? Kinakailangan, ganun ang ganda ka ng church natin. Pagdating sa J1. Alam natin na maganda yung nangyayari dito. Tapos, ganun ang palayin na yun. Peace! Pupunta ako sa J1 at dalay ko lang kung nakapaya paano, makapagpahinga naman ako. Yung bang, alam mo yun, makikilala nila yung J1 is for good talaga. Na doon talaga yung grabe pagsama ng Diyos. Naman yung maparamdam natin sa kanila, umabot sa labas na grabe yung presence ng Lord dito. Grabe yung pagsama ng Lord dito. Anong yun natin sa kanila. Yan.
solution na po na kailangan ay lahat po tayo mag-abroad. Hindi po yung pinakamahalaga. Ano? Hindi kay hindi ano eh, hindi dito po sa atin hindi sikipan ang butas. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Ano kung tutusin, maliit man o malaki parehas lang, sabi nga nun sa kanyang paningin. Ano? At hindi magkakaiba tayo ng araw na pwedeng magkamali. Hindi parehas ganitong araw, Martes, or Miyerkules, parehas tayo magkakamali. At ito, kailangan mo yung tao, and kailangan mo ituro sa kanya, yun yung sasabihin mo. Hindi yung sisilipin mo lang na sisilipin yung butas niya, and hindi ka na lang magsasalita, mawala ka na lang ng tiwala. Ito yung ganun. Parang mahirap lang, hindi tayo tinuruan ng Lord na maging ano eh. Hindi siya sa akin tinuro yung ganung bagay. Kasi ang Lord kapag nagkakasala, bago pa lang magkasala sa kanya, sinasabihan niya lang. Ano po? So, ganun din po dapat tayo. Kung pinagkamali sa kapwa leader natin is, dahil na kailangan natin sinakayusin. Kailangan natin sabihin. Kasi tatanggapin naman eh. Pag hindi natanggap, hindi na kasalanan. Hindi sasabi mo. Kumbaga, at least naparating mo sa kanya yung kailangan niya gawin. Kumbaga, and kailangan hindi dun yung, wag tayong, kumbaga, isang beses tayong titiwala. Para lang dito sa mundo yun eh, yung ganun. Pero tayo iba eh. Hanggang ngayon nga eh, sa dami natin ginawa eh, na hindi para sa Lord, still lang, titiwala para sa atin ng Lord, na magagawa natin yung mga pinapagawa niya sa atin. Kasi sabihin, hindi nagsasawa ang Lord, magtiwala sa atin. At yun yung gusto niya iparating sa atin. Hindi din siya nagsasawa na turuan tayo. So ganun din tayo sa buhay natin. Kailangan, hindi lagi mo siya nangiisa. Hanggat kaya mo, kayanin mo. Hanggat kaya mo, gawin mo. Ano, kaya lang po yung mataas ang buhay. God, andun at tumakaloy patuloy na yun. Blessing na nagmumula sa iyo sa lahat ng sinunod na ng buhay, maging sa kanyang pusang bahay ko, God. Maging sa lahat ng nasalamat po. At Lord, salamat sa kami, hindi lang physical, kundi spiritual. Salamat po, God, na patuloy na kinagayon na namin yung amazing victory sa buong maghapong ito sa lahat ng aming panggagawin, oh God. Alam namin na kasama ka namin palagi. Salamat po, God, na patuloy na, Lord, nandun yung humble heart namin na palagi magpapaturo at patuloy na yung bold and fear na pananampalataya namin sa iyo, O God, na kasama ka namin, na ikaw magigitan sa amin, O God. Maraming salamat, Ama. Bagong ito ay pasiglahin mo, O God, at patuloy na nandun, dala namin yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Ama, to you, the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen.